Hello, hello. Good morning. Good morning sa lahat. Yung mga nakakilala sa akin, no? So, ngayon is October 9, 2018. So, meron ako ngayong one-on-one interview para kay Ma'am Coach Myra Lozano. Myra Lozano. So, abangan nyo guys yung aming one-on-one interview sa isa't isa. And sana marami kayong matutunan, no, sa magiging live interview namin ngayon, no. So, sineset up pa niya yun sa kanya. And ako yung papasok sa wall niya, no. So, abangan nyo kasi doon sa wall niya, nandoon. So, friend ko naman siya sa wall. So, paki-like na lang din sa mga taga-subaybay ko, sa mga nagpa-follow sa akin. Paki-follow naman ako doon sa timeline ni Ma'am Myra Lozano. Ayan, siya yung one-on-one interview ko. Ayan, so, sana marami kayong matutunan sa magiging balitaktakan namin, of course. Yung ngayong umaga namin is i-share namin sa inyo yung mga life bilang isang OFW and buhay as a single mom, buhay as paano ka ba lumalaban sa buhay. Ayan. So sana ma-share ko 'yon. Marami ako mga taong nakakapanood na ma-inspire ko kayo, no, dahil sa buhay namin bilang isang entrepreneur, talagang maraming pagsubok pero nalalagpasan namin 'yon, 'di ba, sa pamamagitan ng Panginoon Jesus, na siya naman talaga nagpo-provide sa ating lahat sa pang-araw-araw nating buhay, 'di ba? So ayun, habang siya ay nagse-set up na dun sa kabila, ayun, so ako naman nagbigay lang ako ng good morning at greeting sa mga nakakapanood sa akin. Ayan, so sundan niyo ako dun sa kabila kay Coach Myra Lozano. Ayan, so magkakaroon kami ng one-on-one interview at i-share namin yung life namin sa inyo, no. So sana ma-inspire namin kayo. So actually, ang oras na dito is 5:59 AM dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Andito po ako sa Saudi. Ayan, isa po akong OFW. Ayan, more than mag-4 years na rin ako dito nagtatrabaho sa amo ko na isang ang Arabo. Ayan. So maraming din kayo matututunan kahit sa pagbabalitaktakan namin doon. So sana sundan niyo ako doon. And marami kaming mga inspirational, motivational na pwedeng i-share sa inyo, 'di ba? Sa ngayong umaga nito, no. Sa Pilipinas it's coming 11 AM, 'di ba? So ayan. Magkaiba sa oras dito sa Saudi. Late kami ng 5 oras, ahead ng 5 hours yung Philippines. Ayan. So see you guys. And ayan, thank you for watching me, no. So ayan, sineset up na ni Coach Myra Lozano yung kanyang FB. And doon ako pupunta. Sundan niyo ako doon. Ayan. So sana maging okay yung mga signal. Maging okay yung signal, no, para maayos yung aming one-on-one interview. And thank you. Ayan, may nag-shoutout na agad sa akin yung mga nagpa-follow sa akin. Follow niyo ako doon. Ayan, good morning Daniel, good morning Sultan, ayan, good morning Obina, Senon, hi mate! I-follow mo ako, support mo, tapos pag naka-live kami ni Ma'am Myra, i-share mo agad sa team, para habang nagra-running, yung team, makakapindot na sila automatically, masusubaybayan na nila, no? Hindi na nila kailangan pumunta pa sa timeline ko o timeline ni Ma'am Myra, okay? Assignment mo yan. Assignment mo yan ngayon, ha? Yan, i-share mo na doon sa timeline natin sa group. Johnny Espiritu, good morning. Fortunato Cleto, Dong Kisil, hello, good morning. Fortunato, hi. JP Reyes, hi. Yan, good morning. Shana Aki. And Arthur Rakuya, hello, good morning. Joriga Maning. Ayun, Gerald Gersaniva. Ayan. Perez Wilbert, hi, partner. Good morning, coach. Ayan, sundan mo ako. Nandun ako kay Ma'am Myra ngayon, no? Pinapaset up ko lang siya ngayon. So, papasok ako sa timeline niya. And doon na namin sisimulan yung one-on-one interview namin sa isa't isa. So, follow guys. And salamat sa mga nagpa-follow sa akin dito sa timeline ko. And i-follow nyo ako doon sa one-on-one interview ko ngayong umaga kay Miss o Ma'am Myra Lozano. Yeah. So, ayan. Thank you very much, guys. And salamat sa pag-view nyo kahit sandali lang para masabi ko sa inyo na meron akong one-on-one interview. Excited na rin ako ma-meet siya, no? So, yun nga yung sinasabi ko sa timeline ko is beauty. Beauty with brain. Yeah. Ayan. Tapata ng mga beauty queen.
Napata na mga beauty queen ang mapapanood ninyo. Ayan. So, isishare namin yung mga adventure and journey namin sa buhay. Ayan. Sana ma-inspire namin kayo. And, marami kayo matututunan sa umagang ito. At ayun, mapagpalang araw sa inyo lahat. At thank you sa mga, pinupusuan na agad ako ni Coach Darwin. Ayan, so, ayan, kailangan lagi tayong pretty. Haharap tayo sa camera. Para lagi tayong, ano, di ba? Kailangan lagi naka-smile. Para naman yung mga nanonood sa akin, naka-smile na agad. Ngiti ko pa lang, di ba? Ayan. Thank you, Coach Darwin. Ayan, naka-set up na si Myra Lozano, no? So, inaantay ko lang, sabi ko, magbibigay lang ako ng go signal dito sa timeline ko. Ayan, hi! Sa mga classmate ko dyan na naka-tune in sa akin, thank you very much, no? Hi, Rosie T, hello! Ma'am! Ma'am Catherine Flores, oh, wow! Ganda-ganda naman. Pinaghahandaan ko kasi yung mga interview ko. Kailangan todo, ano tayo, kailangan may flower-flower sa tayo dyan. Ayun, naka-flowers ako, ma'am, oh. Siyempre, kailangan lagi tayong pretty, di ba? Paninindigan na natin pretty with brain. Ayan. So, tama yan, di ba? Dapat tayo, naging ano tayo, good testimony and ano tayo. Para pag nakikita tayo ng mga tao na nag-viewers sa atin, naka-smile na agad sila. Magandang mood na agad yung makikita nila pag, wow, ganda ng, di ba? Pag doon pa lang kuha mo na agad yung ano, yung ngiti na yun. Panalo na ako doon sa ngiti nila doon. Ngayon. So, ma'am, Ma'am Catherine, sundan niyo ako doon sa ano sa timeline ni Myra Lozano, ma'am. Ayan. Oo, nandun ako, ma'am. One-on-one interview kami ngayon. Ayan. So, mapa-follow niyo ba 'yon kahit nasa wall na, 'di ba? Kasi mag-aano din ako, magla-live din ako, 'di ba? Naka-live din naman ako kahit ako 'yung nag-request sa kanya. Mapa-follow niyo naman lahat. Kayo mapa-follow niyo ba siya? Ganun. Kaya ba 'yon, Ma'am Catherine? Na ano na 'di ba siya yung nagbukas ng FB niya, sa FB niya ako papasok. Pero naka-on din ako 'di ba dito? Oo. So makikita naman ba 'yun, ma'am? Tinanong talaga si ma'am, sabi, ano ba ako? Bakit ako tinatanong mo? Ang kulit eh, no? Ayan, yun. Ayan, thank you ha, sa mga nagpa-follow sa akin ha. Na, ayun, excited na ako, no? So, sa setup niya lang yun sa kanya and pasok na ako po requesting sa kanya. And thank you guys sa mga, Ma'am Myra, gusto ko manood ka eh. Mentors, Myra, yung mentors ko si Coach Darwin. Ayan, pretty ha? Okay ba? May flower sa ulo. Ayan, so ayan, syempre kailangan natin good looking tayo eh, di ba? Para maganda yung mga nag-view sa atin eh, tuwan-tuwa naman sila na makakita ng magandang view sa umaga. Ayan, so, ayan, so punta na ako dun sa kabila and, ay, ma'am, mentors, Christine Carson, hello, good morning! Wow, andito si ma'am Christine Carson, hello po, Unity Network, ayan, so, ayan, si Philosophy. Ayan, thank you, ma'am, for following me, no? Ayan, ngayon nakita ko si Ma'am Carson, nandito, Christine Carson, no? So, ayan. So, punta tayo doon kay Coach Myra Lozano. Doon yung mangyayari yung one-on-one interview ko. Ayan. Ma'am, makakapalo ka ba? Ayan, talaga, ma'am, mag-reply ka naman. Reply ka naman, ma'am. Kahit halimbawa na sa wall niya ako pupunta, Myra Lozano po, wall niya ako pupunta, tapos doon ako magre-request. So naka-on naman din ako, 'di ba? Naka-live din ako. Mapapanood ba lang mga followers ko 'yan, ma'am? Tinanong talaga si ma'am. Technician ba si ma'am? Si ma'am ba yung maintenance? Ayan. Follow kayo doon kasi marami din ako mga followers dito sa wall ko. So punta kayo doon kay Ma'am Myra, no? Magre-request ako sa kanya. Ma'am Catherine, manood ka. Ganina, na-inspire ako pag nanonood ka eh. Na-inspire kasi ako. Ayan, sige, i-invite niyo na daw ako. Ayan, ayan, thank you very much ha. Ayan, punta kayo, i-type niyo yung ano. Ma'am Myra, ano niyo ba siya? Friends niyo ba siya sa friend list niyo? Hindi niyo makikita. Paano yun, ma'am? Ay, talaga si ma'am talaga. Ma'am Catherine, manood ka eh. Myra Lozano. Invite mo na lang ako. Ay, siya na lang daw.
Siya na lang daw. O sige, invite na lang kita dito. Siya na lang daw pupunta sa akin. Kasi, ang dami ko kasing followers dito eh. Ayan, dito ka na lang. Invite ko na lang si Ma'am Myrna. Ayan, teka lang ha. Ayan, konting adjustment lang tayo, konti. Myrna, Myrna, hanapin ko name mo ha. Teka lang. Myrna Lozano. Lozano. Ayan. Invite kita. Asan ka na ba? Asan na ba si Ma'am Myrna? Talaga naghanapan pa, no? Ayan. Ma'am Myrna Lozano. Asan ka, ma'am? Pasok ka, ma'am, sa akin. Baka mali lang spelling kung pagkakatype, ano? Ma'am, pasok ka sa akin. Sabi ko sa kanya, pumasok siya dito. Sige, pupunta muna ako sa wall niya. Nag-struggle yung ano ko. Ayan, punta muna ako sa wall niya, guys. Ayan. Ayan, tayo sa wall niya. Sige, mag-request. Siya mag-request. Ah, sige, papa-request kita. Pakukuha ka. Pakukuha talaga. Hatakin ka. Gusto ko manood ka, ma'am. Ayan, gusto ko manood kay... Alam mo naman, ikaw yung ano ko eh, Apple of Eye. Ayan, tsaka si Coach Darwin. And, andyan, nag-follow din sa akin, nag-simsood din sa akin, si Carson. Wow! Yung mga mentor lang ka, grabe. Sobrang taya ko talaga pag nakikita ko lahat. Ayan, so, Miss, Ma'am Coach, share na sa ano, ikaw na lang punta dito gusto mo. Request ka sa akin. Okay lang? Kasi ano, si Ma'am Catherine kasi, siya yung mentors ko eh, sa Gripping Master and Mentor. So, gusto ko talaga makita niya ako. Okay lang. Ma'am Coach Myrna Lozano, sa wall ko na ikaw pumunta. Kasi hindi pa siya friend mo eh. Okay lang. Ganda na anak pa eh. Mano ako sa'yo, Ma'am eh. Ikaw pa. Mano ako sa'yo eh. Ayan. Chat lang natin si Ma'am Myrna. Ikaw na yung, sabi natin, ikaw na yung pumunta sa akin. Atayin natin si Ma'am Myrna Lozano. Ayan. So, ikaw na lang, Ma'am, Coach Myrna Lozano, ikaw na lang yung pumunta sa akin. Kasi, nandito si Ma'am Catherine. Ayaw ko mamala yung ano yung connected namin. Isa't isa. Ayan. So, nag-request na ako. Saan? Tignan ko kung ako nag-request ka, sis. Naantay ko. Wala yung mga assist lang. Tignan natin. I-check ko ah. Ayan. Ayan, ayan na. Ayan. Add na kita. Ayan. Naku, ayan siya. Ayan. Hello. Good morning. Adding. Ayan. Sana makapasok ka na. No! Bye, Melanie. Bye, Melanie. Isang thank isang you, celebration to. Grabe. Woo! Yan ang natin. Pwede natin. Horizontal na. Success. Ah, sige. Horizontal natin. Horizontal natin. Natin. Ganito ba? Ayan. Ganito ba? Rotating your device. Ay, sabi, you can turn your mobile when live. Sabi sa akin. Bakit? Ah, you cannot turn. Okay, sige. Balik natin.
Sige, no rotating. O, balik mo na lang. Yan. Ang ganda naman itong OFW yung to. Ang ganda ng headband. Wala akong masabi sa headband. Parang ano. Princesa. Parang madami. Ganda mo ka ganda. Ano ka ba dyan? Worker ka ba dyan? Or ikaw yung may-ari? Misa nagsasab ako. Misa na pagkakamalan ako na yung prinsesa ng amo. Oh, ayan. Kaya sa mo, diba? Ay, kasi... Hindi, mamahati rin. Kanina, grabe. May ano kasi ako eh, may mentor sa ako, binigreet ko muna si Ma'am Catherine Flores II. Siya yung mentors ko sa Griffin Mentors Coaches. So, kaya sabi ko dito na lang kasi siya yung mentors ko na isa sa pinaka-inaano kaya. Magagusto niya lagi ako nakikita sa camera. Ayan, thank you, sis. Thank you. Okay. Success. Next time, be live, mag-be live tayo. Oo, sige. Ang ganda natin pareho dito. Yes. Maganda yung okay. Aking ano eh, ka one on one. Dapat maganda din ako. Hindi ako papahuli. Siyempre, binawi sa headband. Headband ay nagdala. Huh? Maganda ka naman talaga eh. Maganda ka talaga. Wow, magandang hapon daw. Ayan. Sabi. Good morning hello, sa inyo lahat. Greet muna natin sila. Hello, thank you for tune in. Grabe, thank you very much. Palakpakan naman yung shouted dyan. Palapak naman kayo dyan, guys. Hello. Hi, friends. And mga nagpumasok, mga nagwawas ngayong araw na to. Ang dami. Welcome kasi nag-follow sa akin. Balik-tatakan. Sige, ma'am. Balik-tatakan may kabuluhan, di ba? Mayroong, ang ito, yung kwentong may kwenta. May kwenta na may... Very, very, very. Marami kayong matututunan sa umagang ito, no? Yes. Parehas okay. Kaming ano eh, palangit din ni Ma'am Myrna eh. Oo, pinapakita namin yung, kahit wala kaming good behavior, vibe. Wala kaming grace. Lagi to. Hi. Hello, Catherine. Hi, Ma'am Catherine. Ayan, si Ma'am Catherine. Hello nice po. Nice to meet you, Ma'am Catherine. Mukhang ma'am na ma'am si Ma'am Catherine, eh, no? Yes. Finance abogado. Ayan. Wow. Kaya talagang todo performance. Kasi kinabahan ako pag si Ma'am Catherine, eh, nakalagi na kabis sa akin. Kailangan best for best, eh. Ayan. Good morning sa lahat. Sabi ko nakikita kasi yung mga comment, kaya kailangan ko ng salamin. Kailangan ko ng telescopio. Ayan. Ayan. Okay. Shoutout natin sila lahat, ma'am. Si Coach Darwin, nakita ko na. Andito na si Coach Darwin. Hi, Coach Darwin! Hello, Coach Darwin. Si... Andiyan siya. JJG. Hi, Coach Darwin. Ang lodi nating coaches. Mga lodi. Andiyan din, na sila. No? Andito din si ma'am... Ano, si mentors, Christine Carzon. Wow! Isa din yung mentors. Si, napakagaling si yan. Wow, grabe, thank you po. Hello. So let us start. So bago yan, magpakilala muna tayo. Sige, ma'am, ikaw na ma'am. Okay, kilala na siguro ako ng iba dito, pero yung mga bago lang ako nakita, ako sa online sa viewers ko. Para sa mga viewers ni Coach Rose, ako ay isang teacher dati, ngayon ay teacher pa rin, pero teacher sa online. Sa online. Wow. At ako ay isang full-time mom ngayon. At naging single mom for 11 years. At naging... pabila ng yung mga challenges na harap namin ni Coach Rose. Okay? At si Coach Rose, isang OFW, you know? Ikaw na Coach Rose ang magpakilala sarili mo. At tapos na siguro ako, baka magkaluhaan tayo pag magpakilala pa ako ng mas mahaba eh. Ayan. So ayan, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, good morning sa inyong lahat. Isa po akong OFW dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Malinaw ba ako, guys? Okay naman ba? Kasi parang slow sa akin. So, malinaw naman ba yung boses ko? Paki-check naman yung yung sound clear naman ba? Okay naman. Ma'am Lozano, okay naman? Malinaw naman yung yung salita ko sa iyo. Okay yung yung sound mo, malinaw. Kahit di tayo mag-microphone. Yes, yan. Hindi nang importante. Yan.
So, ayan. So, good morning sa inyo lahat, no? So, nandito ako sa aking... Public school teacher ayan. Ako before. Okay. Tinatanong ako ni Ma'am Catherine kung business. Yes. Isa siyang nagse-searching talent. Nagse-searching siya, ma'am. Nagse-search siya ng mga nagdi-discovery siya ng mga maraming mga talent. Isa siyang basta may tawag sa kanya yung umiikot siya sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Ayan. Sobrang kinakabahan talaga pag na-just yung Catherine. Yes, nagdi-discover siya, ma'am. Magla-launch siya ng program na Gripping Mentor and Coaches. Marami na siyang nakikita. So nagdi-discover siya, ma'am, para ayan, para sa mga ayan, bali mo ma-discover ka din, ma'am. Katulad ng ginagawa niya sa akin, na-discover niya ako. Ayan. Sige. And then, ayun nga, sa... Ayan. Yun nga yung hindi pa nakakilala sa akin. Ako nga pala si Rosin Luzong Martinez. And isa akong OFW dito sa Kingdom of Saudi Arabia. And more than mag-4 years na rin ako dito as isang kasambahay. And amo ko ay isang Arabo. And nandito ako sa sponsor ko. And isa din akong online entrepreneur, no? So nakatira po ako sa Dasmariñas, Cavite. Yan, mga sa Dasmariñas, Cavite sa Pilipinas. Hello, mga Cavite niya. Hello. Hello sa inyong lahat. Ayan, good morning. Ayan, ma'am. Ayan, so, ayan. Ayan, ayan po si Coach Rose, isang butihing OFW. So, sa pagkakataon ito, meron tayong mga ilang katanungan na makapupulutan ng mga viewers natin. Yung mga tanong ng buhay ng isang OFW. Number one question, syempre, hindi madali ang maging OFW. Na unang-una, bibigyan ko ng konting background, no? Unang-una, malayo sa pamilya, no? Pero yung mga challenge na yung hamon ng buhay na pinasok nila alang-alang sa kanilang pamilya. Okay, at mayroon silang goal sa buhay. Okay, so may una akong tanong para kay Coach Coach Rose. Bilang isang OFW, according to her, na siya ay 4 years ng OFW dyan at marami siyang mga experiences na talagang matitindi. Yes, totoo. Na, ayun, ay malalaman nyo kung paano niya ito na-overcome at paano niya ito nagkaroon siya ng matatag na loob. Okay? So, ngayon, simulan natin. First question ko, wala akong guide ngayon, pero binasi ko na lang doon sa mga pag-usapan namin kanina. Yung una, sabi niya, four years na siyang nag-OFW. Ano yung pinakang matinding hamon na experience mo nung bago ka pa lang diyan Coach Rose sa Saudi, sa Dammam Saudi? Ano yung pinakamatinding na experience mo as OFW? So, syempre bilang isang OFW, no, galing ka sa open country, no? Galing tayo open country ang Pilipinas, tapos pasok ka sa isang country na closed country na Islam country. So, una-una alam naman natin ang history against sa Christian and Muslim. So, aware tayo diyan sa history na 'yan, no. So, syempre hindi madali dahil unang-una pagpunta ko dito bilang isang OFW, nakita ko black and white lang nakikita ko. Kinabahan ako. Ano ito, nakaabaya, nakatago, halos mata na lang yung nakikita sa babae, nakaganon. And then, yung mga lalaki, nakapute. So, parang wow, ramdam na ramdam mo yung shariraralo, yung law nila na napakahigpit. No? So, hindi ako pwedeng unang-una pating ko doon sa airport. So, syempre, nandun yung kaba mo na sino ba yung magiging employer ko. And then, nakita mo talaga yung biglang nagkaroon ng distansya. No? Hindi na ako pwedeng biglang makipag-usap sa lalaki. And then, nakita mo yung pila, may ano na, iba na. Nag-iba agad yung, ano, yung environment. No? Pagpasok mo pa lang, makikita mo talaga na yung batas ng Saudi. Grabe. Mararamdaman mo yung napakahigpit ng lugar ng bansang ito. And then, syempre, unang-una, yung pagsasalita ng Arabic, syempre, alam mo actually talaga, hindi ganun kagaling sa English yung mga Arabo. So, konti lang talaga nakakaalam dito ng English. Kaya marami dito sa, excuse me, marami dito na nahihirapan sila para sa Arabic. So, syempre, doon yun naman ang unang fear na talaga pagpupunta ka sa ibang bansa, yung salita. Yun talaga yung, naku, paano ba ito ako magsasalita? Ano ba, paano ko ba sasabihin? Kahit nag-aaral ako sa TESDA, mamaya biglang talungin ako, hindi kami magkaintindihan. Anong gagawin ko? Nandun yung pirmo, yun talaga. Arabic dito, guys. Diba? Pag in-English mo sila, nakanganga lang sila. Hindi mo na alam kung anong lingwahe pag gagamitin mo, magkaintindihan lang, mag-sign language na lang kayo. Yun ang unang-unang fear talaga ng unang-una kong
naranasan dito yung pagsasalita ng lingwahe talaga. Kailangan mong aralin talaga ang Arabic eh. Diyos ko, nakita mo naman kung paano isulat yung Arabic, parang Chinese na hindi mo maintindihan. Paano pa kaya yun? Kayang-kaya natin ang English, oh, di ba? So, ayun. So far naman, na common sense na lang pinagamit ko dun eh. So, common sense na lang nung nag-greet and meet kami ng employer ko sa airport. So, syempre, na-shock din ako dahil yung amo ko mata lang nakikita, yung amo kong lalaki. lahat na lang yung sinasabi nilang aftershock, yung traditional shock na talaga, yung takot, nandun yung takot na parang lahat natago, lahat hindi mapakita sa sarili mo. Tapos bigla na akong sinuotan ng abaya ng amo ko, sabi mag-abaya ka na, sus ko, tagong-tago ang beauty natin. Hindi na makikita ang beauty ko. Makikita beauty mo din. Tago. Diyos ko. Eh, nakikita nyo lang. Halos mukha na lang nakikita sa akin, no? So, yun. Pus, buti yung ako lalaki is, magaling naman mag-English. Yung babae, doon ako nahirapan kasi, di siya marunong mag-English. Para kaming sign language lang. Pag may tinuro, sige, common sense na lang ako. Pinagana ko lang yung common sense ko. Hanggang sa dumating ang point na tinuturuan ko na siya mag-English, tinuturuan ko na siya, nagtatanong din siya sa akin. Hanggang yun naman, syempre marami din kami pinagdaanan bago kami magkasundo ng amo kong babae, di ba? At saka sila, masyado silang silosa. Hindi mo pwedeng kausapin ng mga lalaki, lalo't asawa nila dito. Hindi pwede, kahit tignan ka lang, bawal na bawal kayo yung amo ko talagang, nakayoko ako niya, hindi niya ako pwedeng titignan. O di kaya yung babae ay laging nakabantay. Akala niya, aagaw asawa niya. Ganun kahigpit dito. Sobra na. Yun nga eh. Kaya takot na takot talaga ako dahil sabi ko, nako, kung kailangan tago mo, hindi ka na talaga nagpapaganda, itago mo talaga, di ba? Sobrang hirap dito. Pero yun nga, in spite ng lahat ng mga struggle na yun, di ba? Ayan. So, naka-adapt na tayo. No? Marunong na tayo mag-Arabic ngayon. Wow. Assalamu alaikum. Wow. Ayan. Looking for it. Oo, yung story sample mo. Sample natin, coach. Sample natin. Turuan ko na. Sige. Sige daw. Okay. Ipakilala ko lang, baka kasi may mga nanonood sa akin Saudi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. And sabihin ko sa pangalan ko sa Arabic, Ana Ismi Rose, Ana Hina Adam Ma'am, Ana Shugula Shakala Hina Saudi. Bes Ana Shugul Hina Anam Ana Ma Ana Hurpa Madam Ana Arabi. Ayan, shukran. All kuluhada Arabic, Arabic. Ayan. Nakangangat ko yung ako. Sabi ko sa Arabic, ako po si Rose Jean, nagtatrabaho po doon ko sa Saudi, isa po akong kadama, syakala, isang kasambahay, nani, ayan. Tapos ako po ay, ang amo ko po ay isang Arabo, yung amo ko, dito yung hurpa, ito po yung room ko, ito po yung bahay na pinaglilingkuran ko. Kulu, ibig sabihin lahat po kayo na nanonood dyan. Isme, pangalan ko yon. Ayan, so sobrang nakaka-blood. Blood clock. Okay. Ayan, so, yeah. Assalamu alaikum, lalo na sa mga pumusting dyan. Ayan. Ayan. So, Coach Rose, di ba nabanggit mo na single mom ka, no? Yes. Dahil sa single mom ka, ano yung, bukod sa pagiging single mom, ano yung nagtulak sa'yo para pumunta kang mangibang bansa ka? Ano yung pinakamabigat na dahilan kaya ka ng ibang bansa? Kahirapan. Kahirapan. Okay. Kasi actually lang ako, no? Hindi naman ako nag-a-against dun sa father ng mga anak ko. So, syempre, yun nga, ayoko din naman magsalita ng negative against him kasi we're friends naman na o good naman kami ngayon. So, sabihin na lang natin hindi kami compatible. Sabihin na lang natin may pangarap ako. Tapos yung pangarap niya hanggang dito, yung pangarap ko mataas. Ganun na lang yung in-demonstrate ko. And then, may pangarap ako. Magkaiba talaga kami ng pananaw sa buhay.
So, syempre, bilang isang mother, no, bilang isang ina, pag nakikita mo yung mga anak mo nang walang makain, lagi ka na lang napunta sa nanay mo para manghingi ng makakain nyo. Tapos, syempre, yung magulang mo, minsan naiinis na rin, di ba? Lagi ka na lang nandito. Ano, maasan ba yung asawa mo? Lagi ka na lang hihingi dito ng makakain, di ba? Parang napakasakit ng isang ina, no, no? Although, nung unang mga taon naman ang pagsasamin namin, okay. Pero, syempre, maraming pagsubok na dumaan. So, isa sa mga naging dahilan ko is yung financial problem talaga na sabi ko, hindi, dalawa na yung anak namin, hindi pwedeng ganito yung buhay. Kasi alam mo yung pakiramdam na, yung nag-trigger sa akin talaga yung anak ko kasi, yung bunso ko, hi anak, John Edward Clark Chamber, mga anak, ayan, proud kayo kay mama, ayan. So yung bunso ko kasi, na pangalawa ko, si John, si Clark Chamber, ayan. So yun yung pinaka-tumirs sa puso ko na talagang kailangan ko nang gumawa ng desisyon. Is pumunta siya doon, naglalakad kami galing school noon. Ayan, sa 13, hello, ayan, sa 13. So, pumunta siya doon sa may tapat ng bakery. Doon, tumayo siya doon at gusto niyang kumain ng cake. Sabi ko, nakali ka na. Eh, 5 piso lang yung bitbit ko eh. 5 piso lang yung pera ko. As in, walang lana talaga. No? Marami ako yung struggle sa pinagdaanan talaga eh. Lahat na yata ng paninda na hawak ko. Lagi kong hawak yun. And that time, halos 5 pesos na lang yung pera ko. So, naglakad pa kami mula school hanggang papabalik ng bahay. No? So, tumapat siya dun sa may bakery. Tapos sabi niya, mama, gusto ko yung cake. Which is yung cake is 18 pesos. So, 5 pesos lang yung pera ko. Sabi ko, nak, 5 pesos lang yung pera natin. Pwede yung tagli 5 piso na lang yung putok. Yung putok na lang yung gusto mong bilhin natin. So, sabi niya, so, sabi niya, hindi mama, gusto ko yung cake. Gusto ko yung cake. Alam mo yung pakiramdam ng isa na hindi mo mabili yung gusto niya, which is 18 pesos, hindi mo pa mabili. Sabi ko, nak, 5 piso lang yung pera natin. Alam mo yun, naglumpasay siya doon sa harap ng bakery. Umiyak talaga ako noon. Ayaw niya umalis doon. Kasi yung ba gustong kumain. Alam mo, pakiramdam ng isang ina na hindi mo maibigay. Sabi ko, ayoko ng ganito. Ayoko ng ganito. Sabi kong ganun. Hindi ito yung gusto ko mangyari sa buhay ng mga anak ko. Simula nung kinip ko yung sa puso ko, yung nakita ko na mama, bili mo ko kahit anong paliwanag ko sa anak ko. Hindi niya ako naiintindihan. Bata eh. Bata siya, di ba? Hindi niya ako naiintindihan. Hindi ko maibili yung 18 pesos na cake slice na yun, na 5 piso lang. Wala naman din ako mautangan that time na yun. Sabi ko, anak, ano na lang, bili na lang tayo ng ano, ng tinapay, binili ko siya ng pandikoko. Pero kinain niya naman, pero yung tingin niya doon sa pagkain, di ba? Alam yung pakiramdam ng isang ina na gusto mong ibigay lahat ng makakain sa mga anak mo, lahat ng kailangan nila eh. Sabi ko, hindi na ito mauulit sa akin, hindi na hayaan. Sabi ko, may pinag-aralan naman ako, isa po akong computer education. So, hindi ko lang din natapos sa TUP. Ayan, sa TUP. Ayan. So, pangarap ko rin maging isang teacher talaga. Maging isang teacher talaga. And yun nga, kaya ganyan ako, ganyan, mahilig ako magturo. Talagang passion ko talaga magturo. Nasa linya na taga namin yung pagtuturo. So, ayan. So, ayan, ma'am, parehas tayo, ma'am, no? Ayan, si ma'am, teacher din siya, di ba? So, nandun yung puso ko sa pagtuturo talaga, ma'am. So, that moment talaga, yun yung naging gagawa ko ng action sa buhay ko. Hindi na ito mauulit. Hindi ko nahayaan yung anak kong hihingi sa akin, wala akong maibigay. Ayan. Yan po, ma'am. Siguro i-mention natin sandali yung mga ibang comment. Ayan, nag-hello si Nesil. Hello, hi Nesil. Si Ma'am Cathy, nabati ko na siya. Si Jaffy, si Rachel, hello. Coach Senon, ayan, go lang daw. Go lang, hugot yan po, go lang. Hugot yan. Hugot Senon, ayan. Yan ang experience ng isang OFW. So mga kaibigan, yung kung mapapansin niyo yung kung gaano katatag ang isang maging isang OFW, kung paano nila hinarap yung mga hamon ng buhay, ano. Yung mga bagay na nagtulak sa kanila, in short, yung isa yung mga dahil sa needs, no? Dahil sa needs ng pamilya, kaya yun na pasok ginawang pasukin kahit mahirap yung mapalayo ka sa mga mahal mo sa buhay. So ngayon, Ma'am Coach Rose, ano yung paano mo yun na overcome yung mga challenges na yun, yung sa amo mo, tapos yung malayo ka sa pamilya, and then ano yung mga ginawa mo para hindi mo ito masyadong yung alam mo yun, yung maramdaman mo masyado yung hirap, yung challenge ng kinakaharap na isang OFW, no? Oo, so
Ayan. So, unang-una, ako kasi, shout out ako sa Bible Baptist Osorio, no? Sobrang nagpapasalamat ako sa Baptist, sa Bible Baptist, na sila ay naghubog sa akin spiritual, no? Pag naging OFW ka, guys, kailangan ready ka sa spiritual, mentally, emotionally. Kasi, mag-isa ka na lang. Mag-isa ka na lang. Yun yung totoo, guys, eh. Open mind tayo dito. Mag-isa ka na lang dito. Ang dala-dala mo, sarili mo, at ang bansa mo, okay? Bilang isang OFW, hindi lang sarili mo ang representative mo. Dala-dala ko ang bansa natin. Kailangan ipakita ko na yung bansa natin, na pinanggalingan ko, maganda yung kultura at maganda yung values na pinalaki sa akin at pagpapalaki sa akin. Lalo ni mama ko. Hi, ma! Nanunod ang mama ko. Thank you for supporting me, mama. Love you, mama. Ayan, sininita Martinez, ayan, ma. Yung pagpapalaki kasi sa akin ng mother ko is sabi niya sa akin lagi, anak, unang-una sa lahat, pag nasa ibang bansa ka, unang-una, wag na wag kang kukuha ng mga bagay na hindi sa'yo. Number one yan. Hindi ka pwedeng kumuha ng mga bagay na hindi sa'yo, lalo hindi mo pag-aari. Kahit sinti mo yan, yan. Kahit sinti mo, kahit piso, kahit magkano lang yan, wag mo kukunin dahil unang-una nakakakita ang Panginoon sa'yo. Yung values na tinuturo lagi sa akin ng mama ko, maging tapat ka, maging trusted person ka eh, di ba? Mm-hmm. And then yung pangalawa na, yung pangalawa is, yung na-overcome ko dito is, yung ano, yung, syempre unang-una kailangan magpakita mo sa ama mo yung pagiging, syempre, tatanggapin ka nila. Siyempre, ang unang-unang tingin nila sa'yo, strangers pa to. Hindi ka nila muna pagkakatiwalaan niya. Alam niyo ba marami ang ginawa yung amo kong babae? Amo kong babae. Maldita yan. May pagkaldita kasi. Ang ginagawa niya sa akin, pinatrap niya ako. Alam mo yung nilalagyan niya ng pera sa bulsa yung mga damit na lalabahan ko. Ang lalaking pera. Alas! Talaga. So, tinitignan niya ako kung kukunin ko yung. Pero alam nila kung ano yung nilagay nila doon. So, titignan nila. Di kunin ko na yung mga labahin. Ganyan. Yan sila. Ang mga Arabo, guys, Arabian dito, tinatrap nila yung mga kasambahay nila. Doon nila, mahilig sila manesting ng kasambahay. Ayan, tinesting nila ako. So, ang daming pera, obviously. Limpak-limpak eh. Siyempre, alam, kukunin ko yun, di ba? Siyempre, una-una, may sahod naman ako, free naman ako sa food, lahat naman. So, antayin ko na lang yung sahod ko, di ba? So, takbo agad ako pababa. Sabi ko, Madam Baba, may pera ako. Sabi ko, sa Arabi ko sinabi, may pera dito. People loose, wide. Shufti, shufti. Anadaura. Sabi ko ganun. Tapos so, sabi ng amo ko, alam ko. Imagine mo yung reaction nila habang nakaupo doon. Alam ko. Sabi ko, alam nyo po, nahanap ko itong pera. Alam ko. Alam mo eh. Nag-ini-testing ka eh, di ba? Tinitesting nila ikaw. And then, minsan pa naglilinis ng kwarto, isa pa yan. Siyempre, pag nilinis ka ng kwarto, nakakalat ang pera, nakakalat ang alahas, lahat yan. Alam nila yan. Lilinisin ko yan, pero ibabalik ko din kung saan ko nakuha. Tapos sinasabi ko, oh, papasok ako sa kwarto ninyo, ha. Lilinisin ko yung kwarto mo, ha. Ang nakita kong pera, ito, ilalantad ko yan dyan sa kama. Ayan, wala akong kinuha, kapkapan mo ko, tapos lalabas na ako sa kwarto. Kailangan talaga nagkakaroon ka ng one-on-one na, magkalinawan tayo dito, ha. Lilinisin ko yung kwarto mo, yung sa dalagi, sa binata ko. Ano bang meron dyan? May wallet ka ba dyan? May gano'n, may alas? Kasi pag may nawala dyan, ikaw, ako yung puputukan, eh. Ako yung sasabihan nila na, saan yung ganito, saan yung ganun? Siyempre, ikaw naman, hindi mo alam kung saan ba, malam mo, nahulog lang nila o saan. Lagi ko sinasabi, may nawawala ba kayo? May ganyan ba kayo? Bago ko lumabas dito sa kwarto nyo, nalinisan ko na. Tignan nyo, i-check nyo, ha? Para mamaya, pag malayo-layo na ako, nasa kusina ako, pisisigaw-sigaw kayo, may nawawala dyan. Diba? Ganun sila. Kasi guys, pag napatunayan ka dito nagnakaw, puputulan ka ng kamay. Pupugutan ka dito. Ganun katindi ang batas ng sariralalo. Okay? So, syempre, ayoko na mangyari yon, diba? So, talagang tapat ako lagi sa aking trabaho dahil daladala ko ang bansang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas, OFW. Yes, mabuhay. Comedian ka, Rose, Post Rose, ha? Okay, ano mo, nakaka-amaze, nakakahanga yung mga experiences nyo dyan. Kasi siguro, syempre, sa mga iba nating kababayan, nakaranas sila ng mas, yung mas matindi bang challenges katulad nung iba, uuwi sila, iba uuwi sila, bangkay na, or iba nakakatapat ang amo na hindi na, hindi ano, yung hindi maganda yung amo, hindi mabuti, kumbaga parang sabihin natin yung trato nila, hindi makatao yung pagtrato sa kanila. Yes. Totoo, so, yan, maraming mga Arabo dito, matitindi ang ugali, masasama, na hindi ko lang, kasi magkaiba
base, ibigyan ko lang kayo ng input. Yung question kasi doon is, bakit ba maraming mga Saudiyan na ganun yung trato sa katulong? Ganito kasi yung history niya, patiliin ko lang para mas maunawaan nyo. Kasi, pag sinabing siya kala katulong dito, alipin, ibig sabihin, di ba ako, kunyari ako, binili nila ako. Ang tingin nila, hindi nila ako hinar, binili nila ako. Kasi malaking pera yung binayad nila sa agency ko, sa lahat ng processing ko. Binili nila ako. Pag binili ka, di ba, anong ibig sabihin? Pag-aari ka nila hanggang sa belongs ng kontrata. So, ibig sabihin, pag-aari ka nila, kahit anong gawin nila sa'yo, pwede. Yun. So, pumapasok doon yung batas ng Pilipinas, na yun yung mga batas na pinaano ni ng presidente natin Duterte. Di ba, napaka-ano ng company ng ni Duterte ngayon sa mga inaabuso, yung meron din tayong batas na protection para sa mga OFW. Kasi una-una, yung passport namin, yung passport ko, dapat hawak ko yan, pero hindi ko hawak, hawak yan ang amo ko. And then, iniisip kasi nila, baka tumakas ako. Isa pa yan sa struggle ng isang OFW. Diba? Kaya nga ako, nagtataka kayo, bakit ako sa rooftop? Bakit ba sa rooftop ako nilagay nila na, ano, na room ko? Diba? Eh kasi kahit, diba, may ginawa silang hindi maganda. Kahit tumalun ako dyan, patay ako dyan. Nasa third floor ako eh. Diba? Ganun sila ka-secure. Para kanilang kinukulong. Iniisip nila pag-aari kanila. And minsan, ang ginagawa nila sa mga syakala, diba, mag-vacation sila, umalis sila, pumunta silang ibang bansa, pinapahiram ang mga katulad namin. Pinapahiram sa mga kamag-anak, pinagtatrabaho, minsan ibang kamag-anak na hindi napakain yung mga katulad namin. Alipin kasi minsan ang tingin nila, pero napakaswerte na lang. Kasi sa, alam mo talaga, 2% lang talaga yung may mabubuting amo dito. Yung mga nakapag-aral, lalo na nakapag, ng mga nakapag-aral ng English. Pero pag nakatagpo kayo ng amo na talagang hindi marunong mag-English, huwag na kayo magtaka. Hindi maganda ang ugali. Kasi hindi nila alam ang outside world. Hindi nila alam yung patakaran sa open country. Ang close country, basta nasa teritoryo kita, alipin kita. Nakikita nyo ba yung mga viral posts na pinapalo yung katulong, pag nagkamali ka lang, bagi na hampas. Naku, nadami kong nakita yung andaming pasapasa. Kasi iniisip nila, binili kita, alipin ka, bagay ka lang. Yan ang napakahirap dito sa Saudiya, guys. Ingat kayo, guys, sa mga gustong pumunta dito. Alamin nyo muna yung employer nyo. Dahil baka mamaya, hindi na namin, hindi kayo masagip ng gobyerno natin dahil tago dito. Eh. Yung iba nga doon mga katulong, hindi binibigay yung cellphone. Swerte lang talaga ako, mabait yung amo ko. May cellphone ako. Yan. Pero sa iba, wala talaga no contact at all sa Pilipinas. Okay. Ang ganda yung mga senior mo, Coach Rose. Grabe. Madami talaga experiences na makaka-inspire sa mga viewers natin. Yes. So ngayon, yung mga binanggit mo doon, ano yung magandang bagay na nakatulong sa'yo para maging strong ka dyan? Isang strong ako? Unang-una kasi inspirasyon ko dalawang kids ko. Kung sabi ko, magpapatalo ako sa kanila, sa mga ugali. Iba kasi ugali nila eh. Alipin ka, tingin nila. Pero nagbago din yung tingin nila sa akin kasi may experience ako na naranasan na nawala yung alahas eh. Nawala yung alahas na misplaced pala. So, hindi ko naman alam kung saan yung jewelry na yun. Hindi ko nga nakita na may alahas. So, nagkaroon ng problema. 4 days ako, hanap ako sa basura. Umiiyak ako. Saan ka na? Saan ko na? Sabi ng amo ko. Pag hindi mo nakita pa yun, within 4 days, 5 days, ikukulong kita, papakulong na kita. Nang tumawag na ng police. Sabi ko, Diyos ko, Lord. Kakampi ko lang si Jesus talaga. Sabi ko, Jesus, alam mo, wala akong ninanakaw. Tulungan mo ako. Kung saan ko. Talaga nagdadasal ako doon. Panginoon, tulungan mo ako. Nasa kakampi kita, sabi kong ganun, umiiyak talaga ako nung lagi akong tinutulungan ni God talaga that moment, no? Imagine mo pag hindi ko nahanap yung alahas na yun sa lalaki ng bahay, hindi ko alam kung saan ko hahanapin. Tapos hindi ko pa maintindihan kung anong itsura ng sinasabi niyang alahas. So pray lang ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, turo mo sa akin, bigyan mo ko ng wisdom, instinct mo ako, kung saan banda, no? So, nagkaroon ng time na parang may marami akong gamit o plastic na kako na binaba, no? Punta ako sa bodega, Diyos ko, alam mo, 4 days ako nagkakakalkal, nagbududut-dut kung saan ko hahanapin, nakita ko sa bodega. Kung hindi ko nakita yon, hindi ako, parang may biglang pumasok sa isip ko na pumunta ka sa bodega, yung ganoon, sabi ko, punta nga ako doon sa bodega, pagtingin ko, andoon yung napakarami alas, guys. Kung hindi ko nahanap yon, talaga kulong na ako, puputulan ako ng kamay. Alam mo yun po, yung inosente ka, no? Alam mo yung inosente ka, wala ka namang ginagawa, tapos biglang natrap ka na. Ano gagawin ko, di ba? Kung wala kang Panginoon, guys, sa buhay mo, yung mga OFW dito, kumakapit talaga sa Panginoon, dito mo din mararanasan yung talagang one-on-one kayo ng Panginoon, no? So,
Yeah, nagpapasalamat ako sa buhay ko. Ang Panginoong Jesus talaga yung talagang ano, hero ko. Siya yung tagapagligtas ko. Siya yung talagang nagbibigay sa akin ng wisdom eh. Alam mo yung wisdom, bibigyan kanya ng ting, papasok ko na sa isip mo na parang yung problema mo, nagkakaroon ng solusyon. Kasi faith yun eh. Faith yun eh. Faith yun. Yun yung tinatawag na pananampalatayang talagang malalim sa puso mo talaga. Yun ang mabuti, hindi ka na dala nung kanilang ano, yung belief nila. Diba? Siyempre, hindi ka naman ino-oblige dyan, yes, na gawin, yes, yung belief nila. May freedom ka actually, naman. Ano, okay. Actually, ano, inalok nila ako na mag-convert. Sabi nila, hindi ka tatagal dito. Gusto nila kasi akong tumagal ng 10 years. So, sabi ko, hindi naman ako, hindi naman ako nagsasabi sa kanila na gusto kong tumagal, no? Kasi wala akong day off, guys. Hindi ako robot, guys, no? So, ang hirap ng isang trabaho mo na wala kang day off, araw-araw ang trabaho mo, no? Hindi naman ako yung tipong, ano eh, kung yun lang yung machine, yung robot nga, nasisira ako pa kayang tao, diba? So, imagine mo yun, 2 years ka magtrabaho, araw-araw, wala kang pahinga, no? Kinukumbert ako as Muslim. Sabi kong ganun, ayoko mag-Muslim, sabi kong ganun. Pero, willing naman po ako na malaman yung kultura ninyo, no? So, nagkaroon din kami ng baitakakan dyan ng amo ko, pero hindi nila ako natibag kasi malalim ang pananampalataya ko sa Panginoon ko. Eh. So, ayan, Baptist, sorry, thank you very much sa pananampalataya. Mga pastor ko, ayan, naka-abide lagi. Mga pastor ko, lagi ko yung kausap pag talagang dumadating sa point talaga na yung spiritual ko naglo-low na, no? Kumukontak na ako sa pastor ko, sa mga pastor ko. Hello, pastor. Ayan, sa Queensboro Bible Baptist. Ayan. So, sila yung talagang nagbibigay ng Rose. Alalahanin mo yung verse na to. Rose, sila yung nagbibigay ng spiritual. Kasi, pag weak ka sa spirit mo, yung guys, talagang wala. Down ka, di mo kaya dito, guys. Yung sabi ko, ang Saudi land of sacrifice, guys. So, sana yung spiritual nyo bago kayo pumunta sa battlefield na dito. Tapos, iba pa yung kultura. Bawal ka magdasal dito. Nagdadasal ako, tinatago ko sa amo ko. Pag nagdasal ka, automatic punta ako ng kulungan. Pag nakita nila ako, nagdadasal sa labas. Kailangan Muslim lang makikita dito, guys. Wow. Talagang grabe pala yung experiences dyan, ano? Pero, papatak pa rin, doon pa rin tayo mauuwi sa kung sino yung mga tao na sumusuporta sa atin, ano? Yung mga tamang tao na kasi maganda pa talaga mayroong mga nag-encourage, yung mga katulad ng mga mentor, o kaya yung mga kasama mo, mga friends mo, na mayroong kinalaban, mayroon pa rin silang part kung para sa success mo, no? At mayroon pa akong isang tanong, Coach Rose, siguro mga isang tanong na lang. Ano yung, after 5 years, ano yung goal mo? Pinakang goal mo sa buhay na, ano yung gusto mong ma-achieve na after mo dyan mag-work as OFW, ano yung mga alternatives na pwede mong gawin para ma-achieve mo yung goal na yun. So, ang goal ko, no, so, unang-una, ayoko magtagal dito, no, bilang isang OFW, ayoko magtagal dito kasi gusto ko din naman na kasama ko yung pamilya ko, no. So, ayan. So, nakita ko yung online kasi unang-una hindi ako nakakalabas kasi MML talaga ako noon, no, MML ako. So, talagang tao ako. So, nung nakita ko, na-discover ko yung online, no, so, pumasok yung unit network. So, ayun, nabuhay yung pangarap ko. Sabi ko, pwede ko palang gawin tong ano na to. Pwede ko palang gawin tong business na to. Kahit ano, kahit nasa bahay lang ako. May phone naman ako, may wifi naman ako. So, fit siya sa akin, OFW, no, as kasambahay, no. So, ayan, pinasok ko yung mundo ng online world. Ayan. So, sobrang happy naman ako dahil, ayan, nakikita nyo naman na malay-layo na rin konti ang nararating ko. Ayan, at nakilala nyo na ako sa buong mundo. Hello, online entrepreneur. Online entrepreneur na ako ngayon. Maka jolly mo. Yan ang magandang positive attitude mo. No? Sobrang jolly ka ba? Yan, hindi ko makalain na meron kong experiences na gano'n. No? Positive lang nga kita sa face. No? Smiling face. Ayan, Coach Rose, so, very jolly, so jolly siyang look, lagi siyang nakangiti, yan. Ay, di mo alam na, isa na, nalulungkot ko dyan. Actually, talaga iyakin ako eh, pero naisip ko kasi, di ba, yung sabi ng Panginoon, ano bang dahilan bakit kailangan mo malungkot kung binibless ka naman ng Panginoon, no? Kung kasama, kasi kasama ko siya ngayon eh, kasama ko yung Panginoon, yeah, ngayon, bakit ako malulungkot? Di ba, ano man ang makuha ko sa mundong ito, di ba, ano bang gagawin ko kung maging mayaman man ako sa buong mundo na to, kung halimbawa na mawala akong Panginoon, baliwala din, di ba? So, 'di ba, ang isang Kristiyano kasi nakikita mo talaga yung ano, yung Kristiyano, nakikita mo talaga yung
nabubuhay sa iyo yung Panginoon eh. Nabubuhay sa iyo yung Panginoon. Kaya, yun, joy, joy. Tears of joy, joy. Diba? Yung joy kasi, ano yun eh. Makikita sa iyo yun. Makikita ng flowing ng tao yun, no? So, hindi alam ng tao kung peke ang ngiti mo o totoong ngiti mo. Dahil para sa akin, sobrang ganda yes. ng buhay natin, no? So, dapat natin yun pahalagahan. Dapat natin yun na, i-precious nyo yung buhay ninyo. Time is gold eh, no? So, bakit ba ako maglulungkot-lungkot sa kabilang dami kong pagsubok sa buhay, hindi yung problema, hindi problema tawag ko doon pagsubok yes. trials kasi sa pamamagitan ng pagsubok na yun, doon ako nahubog eh, 'di ba? Ako kasi yung tao na pag napupush ako sa puro negative, ang nangyayari positive ang outlook ng aking nangyayari. So, yes. the more na na-depress ako, dinidepress ako ng amo ko pag minsan nag-aaway kaming ganyan, pag naiinis na siya dahil yung mga instruction niya minsan hindi ko din sinusunod kasi nga mali din naman eh. So, hindi naman lahat sinusunod ko sa kanya dahil alam ko may isip din naman ako. Ang ginagawa ko, syempre, dakdak siya na dakdak. Ako naman, di niya ako naiintindihan. Sumakanta na lang akong, praise, oh Lord, mga ganun. So, hindi niya naiintindihan. Sabi niya, bakit ba yung mga Pilipino, lagi kayo nakangiti? Laging positive. Positive tayo. Di ba? Parang yung panunong natin sa buhay. Positive tuloy yung binabasa ko sa kanya. Ikaw, bahala ka magalit. Basta ako, masaya ako. Sabi kong ganun sa kanya. So, sabi niya, bakit ang mga Pilipino masayahin? Di ba? Sabi niya ganun. So, na-trademark tayong mga Pilipino as masayahin. Kahit saan tayo pumunta, naku, napakasaya natin. That's right. Yun yung pinaka-fighting spirit ng mga Pilipino na napaproud talaga ako maging isang Pilipino. Ayan. Mabuhay tayong mga Pilipino. Yes. Okay. Yeah, yun yung mapapasok pa rin din yung law of attraction eh kasi yung way ng thinking natin tsaka yung way ng feelings natin, emotions natin, yun din ang na-attract natin eh sa life natin. Kung malulungkutin ka at mayroon kang mga parang tawag noon yung mga negative lagi ang iisipin mo, yung negative ang emotion mo, ganun din yung nangyayari sa buhay, 'di ba? Yung parang mayroon talaga, malaki talaga ang epekto ng law of attraction sa buhay ng mga tao, no? Kaya maganda mag-isip, mas maganda mag-isip ng positibo at even though andun pa rin naman kasi tao tayo, nakakaramdam tayo ng mga minsan nalulungkot tayo, pero temporary, hindi yung magmumukmukan na lang habang buhay sa Santa Fe na wala ka lang gagawin, di ba? So, yun ang nakita ko mga kaibigan sa live ni Coach Rose. Andun yung kanyang pagiging positive, positive thinker, positive action, at saka yung kahit ganyan yung kanyang trabaho sa Saudi, yung tinitingnan niya tong isang opportunity, di ba? Isang opportunity yes. nito para makapagdala sa kanya ng magandang future, at saka yung hindi niya rin inaalis dun yung malakas na faith. Yung kailangan kasi pagka, we can do nothing apart from God. Kahit anong successful natin sa buhay, sa situation ni Coach Rose, andun yung kanyang, hindi niya inaalis yung kanyang relationship kay God. Kasi yung the more na mas closer ang relationship mo kay God, andun talaga yung ano, yung hindi kanya pababayaan. Tapos yung, alam mo yun, yung ano kay, napakalapit mo, yung success, andun, pinangako na yun eh. Kahit sa yes. ano babasahin mo yung the whole ano eh Bible ano kung ang mga master mo rin sa Quran yung faith natin hindi natin kailang alisin sa buhay yan kasi yung guidance yung napakahalaga guidance ni God kung wala ito yung guidance ni Lord lahat ng kayamanan lahat ng success mawawala sa mauuwi sa wala at magiging empty babalik tayo sa yes kasi maganda naman yung yes opo yung mga experience na yan, kunin natin, habi nga ni Coach Zenon, yan, mga experience natin, kunin natin yan bilang mga parang opportunity sa atin, at saka yung parang mag-improve tayo. Yung mga challenges, yung mga struggles na naranasan natin, ano. Hindi ako, kahit ako, ganun din ako, nakarelate din ako sa experience ni Coach Rose, as kahit di ako OFW, pero bilang isang tao, marami tayong struggles kasi normal yan sa buhay natin. Kasama natin yan. Pero ang maganda doon, yung paano mo to hinarap, di ba? Paano natin to hinaharap o paano natin to nire-resolve, di ba? Hindi ina-apply, to ina-apply sa buhay natin. Hindi paano natin to, paano tayo nagre-respond doon sa mga struggle na yun. You respond negatively or positively. Kasi
yung success kasi hindi ka pwedeng umakyat sa success nang hindi ka dumaan doon sa ano eh mabako yes. na yung road, yung rocky road, alam mo yon. Hindi ka pwedeng magic na kung ka natuktok ka agad eh, no? Kailangan pagdaanan yung level. Yan. Katulad ni Coach Rose, may dalawa siyang anak, OFW siya, malayo sa pamilya. Pero makikita mo yung kanyang positive outlook sa buhay. Yan ang napakahalaga sa isang tao para mag-succeed ka. Yun ang kailangan kakambal natin. Ang kasama natin lagi yung pagiging positibo. Hindi lang sa pagiging positibo, kundi yung nakadepende ka sa kay God. Kasi pag depende ka sa sarili mong strength, later on, limited tayo, later on, magi-give up ka na. Kasi nakikita mo na yung mga negatives. So, Coach Rose, last na advice mo sa mga viewers natin. Okay. Sa mga viewers natin, nag-online entrepreneur ka, isa kang online entrepreneur, may mga businesses ka, MLM, pagkakaalam ko, meron kang Green Barley, di ba? Yes. Meron pa ding Social Bayo, meron pa rin Unity Network. So, Facebook! Ang Facebook, ayan, ito ka. Grabe, no? Rakitera. Yan, ang mga... Rakitera! Abang nag-work ka, sabayan mo ito ng online business na kung saan makakapagturo sa'yo, paano magkaroon ka ng leverage, di ba? Hindi ka habang buhay na magiging empleyado at hindi ka habang buhay na mayroong amo, tama? Yes. Mahirap yung mabuhay ka na mayroong amo, may boss, nag-uutos sa'yo lagi. Ayoko. Mapapagalitan. Ayoko maging ano, magawa, ayoko, diba? Ayoko nang maging rat race. Yung rat race. Oh, yes. Yung rat race, yung nandiniscuss ni Coach Di Santo. Napanood ko siya. Ang ganda, ni rat race, no? Napakasimple lang para tayo na sa karera tayong lahat, eh. Karera ng mga daga. Yung pagiging empleyado mo, lagi ka nalambang empleyado, no? So, yun guys, yung advice ko, so, sa mga nanonood sa akin ngayon, no? So, lumabas kayo. Lumabas kayo sa comfort zone nyo. Huwag kayong matakot na magkaroon kayo ng explore or journey sa buhay ninyo na, ay, ganito na lang yung kakayahan ko, Rose, hanggang dito na. No! Lahat tayo, binigyan tayo ng Panginoon ng skills, the talent, okay? So, lahat yun, dapat gamitin natin sa mundo na to habang nandito pa tayo sa mundo. At gamitin natin yung to the positive na makatulong tayo sa kapwa natin. At same time, ma-develop natin ang sarili natin, no? Imagine mo, ako kasambahay ako, pero hindi lang naman ako taga-kuskus dito. Hindi lang ako nagkukuskus dito ng mga sahig, naglalaba, nagkukuskus ng mga dumi ng mga amo. Ko the same time, 'di ba? Nakikita niyo naman, 'di ba? Isang positive na Rosine at isang online entrepreneur ang nakikita ninyo, no? Nagsuswipe ako sa isang pagiging kasambahay na gagawa ko yung sarili ko magkaroon ng panibagong katauhan na isang Rosine, na isang negosyante, na isang isang online entrepreneur na nagbibigay ng inspiration sa inyo out there, guys. Na sabi ko sa kabila ng aking mga pinagdadaanan, 'di ba? Nagagawa mag-inspire ng tao. Ginagamit ko yung kung ano man ang meron ako ngayon, ginagamit ko yung para i-throw to the positive area sa inyong mga na nanonood sa amin ngayon, no? Yun nga yung napaka-hindi man kasi ng online, guys. Tingnan nyo ha, alam nyo ba yung sinasabing networking? Ayan, alam mo. Ayan yung mga tao si networking, naku, welcome yan. Hindi po totoo yun. Kailangan lang natin i-educate ang mga tao about sa networking. Napakaganda ng networking, guys. No, nakaganda niya, no? Imaginin mo na... Ayun, imaginin mo kasi guys, yung networking kasi, alam mo ba na isa yan sa Amerika, yung number one na magandang ininegosyo, lalo na yung mga powerful na tao. Si Trump, networker yan! Diba? Yung mga dating presidente ng Amerika, networker yan. Yes. No? Marami tayong mga, ano, marami tayong mga, si Henry C, networking yan! Akala nyo ba? Akala nyo, SM mall lang ang alam nyo kay Henry C, no? Networker yan! Alam nyo ba ibig sabihin ng networking, no? Ang networking kasi guys, hindi yan yung scam. Kasi yung scam, yan yung may in-invest kayong pera nyo at pangangakuan kayo na dadami yung pera nyo, ukulang kayo, mag-atay kayo. Naku, mali-mali po yun. Hindi po totoo yun. Diba? Para lang yung kaibigan mo, hiniraman ka ng 1,000, hindi binalik sa'yo. Anong tawag doon? Scam yun, diba? Niloko ka. Kayo panluloko yung scam. Kaya kami nag-live dito, guys, para makita nyo kami. That's right, guys. Hello, totoong tao kami, guys. Ayan, nag-live kami para makita. Nakikita nyo kami. Totoo kami. Ayan yung address namin, telephone number namin.
Tawagan nyo kami. Ayan, di ba? Ayan, so yun nga, yung networking guys, napakagandang, isa yung platform, isa yung rules, isa yung pattern na gagamitin mo para i-apply sa business mo. May binary siya, may mga isa siyang pattern na pwede mong i-apply sa business mo. Pwede mo siyang i-leverage. Pwede mong padamihin ang negosyo mo. Si Lucius Tan, si yes. Henry C, leverage networking 'yan, guys. Networking 'yan, guys. Sabi nila pag nag-network ka, nagre-recruit ka. Guys, ang recruit, ang ibig sabihin ng recruit, yung tao, halimbawa ako, may isa akong business. Gusto ko lang naman na padamihin yung oras ko. Halimbawa ako may isa akong business, so magagawa ako ng isang way na halimbawa gusto mo mag-invest sa akin, so kung ano yung business ko, katulad ng McDo, kunyari na lang yung McDo, is gusto kong dumami yung McDo. Alam nga naman ako, pupunta ako doon sa kabilang lugar. Yung katawan ko, padadamihin ko ba? Hindi, guys. So, ituturo ko yung kaalaman ko. Ituturo ko yung kaalaman ko doon sa tao. Ili-leverage ko yung time ko. So, pag naituro ko na doon sa tao, i-adapt nila yung business ko. So, ibig sabihin, pwede na siya magtayo ng business niya. Pwede na siyang yes. mag-ano sa akin. Diba? Ganun po yung networker. Hindi po siya scam, ha? Malinaw po sa atin yan. Ayan. Wow. Yes, sige, opinion niyo mga about na sa networking mo. By the way, Coach Rose, may mga comment tayo dito. Basahin natin yung sinabi ni yan. Coach Senon. Yes, yan, yun na mong susi ko, Coach. Mm-hmm. Mangiti kahit anumang kalakal sa buhay. Yes po. Ano man experience natin, yan. Share mo pie charts of life. Okay. And then, si Ritz, Chris, ang sabi niya, full-time on your job, part-time on your fortune. Yes, network marketing is the number one unwritten rules of success. Yes. Ayan, sabi ni Riz Chris, ayan. Totoo po yung mga sinabi nyo, talagang yung fortune wala dun sa, wala sa job natin, yung kung ano man trabaho yes. nyo, kung full-time job yan, wala dun yung pinakang, ibaga parang yun lang yung sustenance natin araw-araw. Pero yung fortune mo talaga, doon mo maliliberate sa business. Yes. Hindi lang online business. Basta kung yung business na, yan, ay sabi niya, I'd rather have 1% of 100 people rather than 100% of my audience. Kumbaga, tama yan, Ritz, Chris, yung imumultiply mo yung sarili mo, not your own strength, but magbumultiply, i-leverage mo through using the power or yung ibang talents ng ibang tao. Diba? I-ano mo yan, liberation mo yan. Katulad nito, nakapag-video tayo, nakapag-live video tayo, pero milyon-milyong tao ang ma-re-reach nito, diba? Sa buong mundo, pwede itong maano. Kahit sa YouTube, okay, pwede rin ito i-ano, pag-in-upload mo to sa YouTube, nag-create ka ng video. Maraming makakapanood. Mapaparami yon. Ganun po ang ka-powerful ang isang online business. That is what we call leverage. So, yun po, Coach Rose, na grabe, napaproductive yung mga helpful ng mga sinuno. At nakakatawa. Nakaka-inspire. Nakadala yung mga smile mo. Yung, alam mo yung para maging positive outlook talaga yung viewers natin. Huwag tayong lagi parang hopeless na parang katapusan na ng mundo eh, no? Ano ka sa OFW mo dyan? Parang wala ng pag-asa kung nandun, nandun ka sa rat race o kaya nandun ka. May advice namin sa inyo, guys, viewers, mga viewers, hindi pa huli ang lahat. Maraming opportunity. Maraming opportunity na kaabang. Ang gagawin mo na lang is depends on you. Your success is a decision na kailangan mo mag-decide today. And, kailangan mong mamili ka talaga anong path yung tatahakin mo. Is that rat race path or yung yung path ng success na papunta doon sa fortune mo, di ba? Papunta doon sa success, yes. Yung road of success. Yeah. So, nasa yung process yan. Okay, tama, Coach Rose. Ayun sa mga na-share ni Coach Rose, we are so blessed dahil na-inspire kami sa iyong mga na-share. And even me, hindi ko na-experience. Hindi ko na-experience yung experience mo yun. But, ano yun sa akin, merong nadagdag sa akin. Bagong mind-blowing ba, ma'am? Mind-blowing ba, ma'am? yung alam mo yun, kasi marami tayong kababayan na naka-experience ng mga sa akin. You're so blessed pa rin na daming opportunity, no? Kahit sa online, lahat binigay na ng Diyos yan.
ang gagawin mo na lang is to grab it, no? Yan. Yes. Ayan, sabi ni yes. Coach Sonon, ang networking ay relasyon mo sa tao para matulungan ng bawat isa. Kaya net, nin, lambat at ginawa mo para maabot ang nice. Thank you for sharing your thoughts, Coach Sonon. Uh-huh. Tapos si Red Chris, sabi ni Red Chris, yes. Full-time on your yes. job and part-time on your future. Fortune, okay, yes. rather. Ayan. Thank you guys for sharing your thoughts. Thank you for commenting ayan. And sharing with ayan. Us until the end of this live yes. Yeah, thank you very much. Dami nag-shoutout sa atin. Ang nakasubaybay, no? Ayan, sa Ninja okay. Pro, announce natin, ano, Coach, Ninja Pro, ayan. Part po kami ng Ninja Pro program. Ayan. Sina-shoutout yes. namin, yes. binabati namin si Coach Angelo Gumabon and Princess Gumabon. Hi, mentors! Yes. Ayan. Hello yes. po. Ayan. Coach Princess and mga lodi natin dito sa Ninja Pro, yes. si Coach Darwin, Coach, si Coach Allen, Coach Angelo, Coach Princess, lahat sila, lahat ng mga kasama sa Ninja okay. Pro, lalo rin mga newbie, mga bagong join, bagong enroll, no? Okay, bagong enroll lang sila. Thank you so much guys at patuloy lang, just keep it up at talagang be positive always sa lahat ng pinapasok natin na kahit lalo na yung online course, no? And learn, unending learning. Yan, lifetime yes. learning tayo. Yes. At enjoy yes. nyo lang yung so, journey. Ayan. Kasi, okay. Ah, sige. Yes, so, sure. Ayan guys, so, tayo, announcement lang namin. Enrollment pa po yung Ninja Pro, ha? I-announce lang namin, ha? Sige po, mag-enroll pa po kayo sa Ninja Pro. Lang sa mga newbies dyan, na gusto nyo magkaroon ng, ano, ng, paano ba kayo magsisimula sa business, no? Sa Unity Network, sa man na larangan na kailangan ninyong matutunan, no? Kailangan na natin learn before you earn, no? So, yan, inire-recommend po namin ang Ninja Pro, guys. Gusto nyo kami maging classmate? Ayan! Enroll po sa Ninja yes. Pro, no? Ayan! Gusto nyo kami maging classmate? May kita nyo kami doon. Yes. According to Coach Princess, ang target natin enrollees is 250. May allotted pang allotted yes. pang space para sa inyo. Yung nasa 100, 200, more or less 200 na tayo, 'di ba? Sabi nga niya. Guys, para sa inyong lahat, if na-inspire ka sa video na to, please like this, like and share this share nyo. Facebook live. Thank you so much. Okay? Okay, bye-bye guys and bye-bye Coach Rose. Thank you very much. Thank you very much. Okay, thank you so much sa yung time. Thank you so much. At enjoy your cleaning there. And enjoy. Thank you pag ano mo sa amo mo, yung conversation mo as yung Arab. Sana marami kayong natutunan. Yeah, Arabic. Yeah, tuturuan ko kayo mag-Arabic. Huwag kayo mag-alala. Tuturuan ko kayo. Ayan. Okay, bye guys. Yeah. So mahaba, thank you guys. Morning, bye. Thank you. Yes.